Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boom. Balikan natin itong project switch natin. Ito na siya ngayon. Ayun, napalitan ko na yung kalakalawang na elbow ng pipe ng stainless. Napagawa na natin dun sa medyo kilalang gawa ano dito, nag-welding. Dami na nagpapagawa ng pipe dun. As today, aalisin ko yung mga stickers ulit, yung mga natira. Naisip ko, ibahin ko na lang. Kasi sa rehistro pala, black lang ang kulay niya. So, okay lang mawala yung mga orange. Tapos, punta tayo sa upholstery. Hanap tayo. Ayun. Tapos, alisin ko rin yung mga yan. Tapos, lahat ng orange na matitira, ito, mga plastic. Hindi natin today gagawin, pero bala ko papinturahan yan. Hindi ko alam kung gagawin kong parang iitiman ko na lang. Kasi parang carbon fiber yung style niya. Pero plastic lang ata talaga ito eh. Yung ano lang niya, yung design niya. Or pagawa kong blue. Yung pinagpipilihan ko, red, blue, tsaka black. Pero parang lumalamang ako dun sa blue kasi yung park light nito, LED. Blue siya. Stock siya na blue. Ewan ko kung anong trip ng Rosie, bakit blue ang nilagay. So, hindi bagay doon sa black and orange. So, baka gawin kong blue na lang yan, mga part na yan. Except dito, gagawin ko na lang itim to. Or black na lang siguro yung seat. Ayun, tara, hanap tayong upholstery. A few moments later. Ayun na, hindi ko na pinakita yung ginawa. Siyempre, baka makita ko paano nila ginagawa. Pero madali lang naman yun. Pero ayun, medyo madumi lang. Irising ko na lang. Hindi sila masyadong mabait sa akin. Hindi malinis yung binigay. Pero okay na, 450. Madali naman linisin yan. Ayan, sa malayuan, ayan na siya. Mas nagiging decente na. Ayun, alisin ko na yung mga sticker pag uwi. Tara, uwi muna tayo para alisin yung sticker. Ayun, nakauwi na tayo. On the way, may nakadaanan akong store. Bumili akong side mirror. Hindi na maganda mood ko mga guy. Una, hindi man lang nilinis yung seat. Ay yung cover na nilagay. Yung leather na nilagay dito. Nag-upholster. Tapos, ito ang dumi na naman ang binigay sa atin. Oh. Tapos, ayaw kong kunin. Kasi tingnan nyo ah, ito, flat siya. Pagdating dito, nakaangat. Hindi siya ma-adjust. Ang adjust niya, ganyan na. So, hindi, ayan na, todo na yung baba niya. Hindi ko alam kung ma-adjust pa ba ito dito. Ay, ewan. Tatry ko mamaya. Parehas naman sila ng design. So, parang parehas naman silang ng brand. Pero wala siyang brand. Ayos, diba? Walang brand, pero parehas sila ng brand. Ayun. Ewan ko. Hindi ko alam bakit. Depende sa dala mong sasakyan yung paggalang sa inang mga tao. Nakatalunan ko pa yung nagkakabit tsaka yung may ari ng store. Ito na lang daw ang ipantay ko. Ayan o, iangat ko na lang daw. Ayaw na ayaw ko pa naman yung ganyan na side mirror. Ano mo makikita mo dyan, diba? Kailangan naka-flat din. Ayun, ewan ko, tatry ko na lang gawan paraan to. Hindi na pinabalik dahil naikabit na daw. Gasgas na daw yung ano. Sa isip-isip ko, eh, ako nga binentahan nyo ng ayan, no? Kalawang na yung screw. Eh, kaysa makipagtalo, sige, kunin nyo na yung pera ko. Ito lang, parang ako magpa-hold up.
Ayun. Hindi ko alam. Yun mahirap dahil siguro rusty lang yung motor na to. Ayaw tayong galangin. Pag yun ang dala ko, medyo ginagalang pa tayo eh. Yung dalawang yun. Pwera na lang pag nagsasideline na kasi ako lalamove. Pag may lalamove bag ako, hindi rin ako ginagalang ng mga store at ng mga tao. Ewan ko sa mga Pinoy. Ayaw ng discrimination pero tayo mismo malakas mong discriminate. Ayun. Tago pa ako umiyak dito. Puro hugot eh, no? Ano, alisin ko na muna yung mga sticker. A few moments later. Ayun na. Nilis ko na yung mga sticker. Tingin nyo mga sir. Sa aking paningin ay pumupogi na siya. Tapos, sinimulan ko na rin yung isa ko pang gagawin. Marami na kasi talagang kalawang tong, natambak tong motor na to yan. Marami ng kalawang na part. So, ayun. Bumili ako ng rust remover sa Shopee. Degreaser ni Master. Yan ang pangalan niya. Auto detailing. Ayun. Hanapin nyo siya sa Shopee. Nasimulan ko na eh. Ayan o, effective siya o. Baling ginagawa ko, nilalagay ko sa toothbrush. Ewan ko kung mas okay siguro kung steel brush. Wala kasi ako steel brush. Tapos, takaskasin mo lang siyang ganun. Siguro matagal-tagal may mga natira pa rin eh. Kasi bababad mo. Tingnan natin kung maalis ko. Ayun yung iba eh. Kumpara mo dito. Ganyan kanina yan eh. Itong part na yan. Umayos na. Wala akong phone holder. Di ko mapakita pero pakita ko na lang yung outcome. Gawin ko na muna. Dito sa kabila matindi oh, madumi. Daming kalawang. Try natin kung magana rin ba. Tsaka dito. Ayan, yung mga kalawang. Ayan. Tapos, ayun, madumi rin yung makina. Tsaka yung rim. Ayun, makina. Ayun, rim. Ewan ko kung effective din siya dyan o talagang pang kalawang lang talaga. Try natin. Hindi maalis ng tire shampoo to eh. Parang ano siya. Mancha na manchahan. O pa, tingin ko nga doon para simento eh. Ayun putik yun. O simento rin. Siguro malapit sa construction to nung matambak. Ayun. Try natin. Ayun. Effective yung degreaser ni Master. Rust remover na yan o. Oh. Nawala yung mga kalawang. Hindi ko pa nga masyadong kinukuskus eh. Pero yun o, yung ano, disc brake na wala. Labawasan ng matindi. May natira pa rin mga itim-itim. Sa rim may konti pa rin mga natirang. Yun, parang simento yata yan. Ayun. Hindi ko na masyadong nilinis no sobra dahil umaambo na rin. Saka na rin yung makina. Pero na-try ko eh. Oh. Ayun o, sa bandang dito. Effective din siya. So, saka ako nabuksan to, umuulan na eh. Maambon na. Yung dito, nawala rin yung kalawang kaso nababakbak yung pintura, hindi ko tinuloy. Kaya ayun. Ayun, kung kailangan nyo ng rust remover. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa amin ni Swishy. Swishy. like, share, subscribe na. Next episode na yung mga iba ko pang plano. Siguro papinturaan na natin to. Mas pag napinturaan, hirap yan. Pag napinturaan, try natin ipa-detail siguro. Kaya hindi ko na rin tinututo yung paglinis eh. Gusto ko lang maayos tignan. Kasi ang dugyot eh. Baka kaya lalo tayong hindi nire-respeto sa daan. Maraming salamat. Like, share, subscribe. See you. Bye guys.